May mga tao na bigla na lang dumarating sa buhay natin. Hindi inaasahan. Mas lalong di natin alam kung sa pagdating niya ay aalis din ba siya. Kabarangay, may nais makipagkilala sa inyo. Si Indra. Ang babaeng may nakilala. Maging matagal nga kaya ang pananatili ng taong nakilala niya sa kanyang buhay. O tulad ng bagyo, ay darating lang ito para wasakin ka. At sa huli, iiwan ka rin niya. Samahan mo kong alamin ang kwento ng kanyang pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Sa loob ng taxi habang minumura ng paulit-ulit ang matinding traffic na aking kinapalagyan, ay bigla na lamang nagbukas ng radyo ang mamang taxi driver. Nakapareho ko ay pagkabanas ang nararamdaman sa aming kinaipitang sitwasyon. Isang linggong pag-ibig. Iyan ang nakatadhana atang napihit na awitin ng driver na ito. Naising kumang takpan ang aking mga tenga sa pumapain lang na awitin ay hindi ko na magawa. Maganda ang kanta, pamilyar ako dito pero sa bawat pagkwento ng awiting ito ay hindi ko maiwasang makaramdam ng sama ng loob. Isang linggong pag-ibig lamang ang kinuwento ng liriko ng kantang ito. Ang saklap, isang linggo na wala ring parang bula. Masaklap din naman sa akin at hindi ko nga alam kung magpapasalamat ba ako dahil mas mahaba ang panahong pag-ibig ang naranasan ko. Pitong linggong pag-ibig. Yan ang meron ako. Mali, yan ang dating meron ako. Ngayon ay nawala ring parang bula. Handa ka bang makinig sa akin? Kailangan ko kasi ng tenga ngayon at kailangan kong may pagbuhusan ng sama ng loob at ikaw ka barangay ang napili ko. Makinig ka at heto ang kwento ko. Mama, baka pwede pong makiusap? Nahihiya at mahina kong sabi sabay punas ng naglalaglagang mga pawi sa noo ko. Hinarap ako ng lalaking katabi ko sa FX at saka ngumiti. Ano yun? Napalunok akong lalo nang makita ko ang mukha nitong tila inukit ng profesional na artist. Kasi kulang ng 10 piso ang pamasahe ko eh. Baka maaring dagdagan mo muna. Pasensya na talaga. Nanakawan kasi ako ng wallet at heto lang ang dala ko. Naluluha na ako sa kahihiyan pero nilunok ko na ang pride ko kesa masigawan pa ako ng konduktor. Ngumiti ito at saka nilabas ang kanyang wallet. Tinignan ko ang kanyang mga kamay at walang singsing. Wala pa itong sabit at natuwa ako. Heto oh, inabot nito at saka nagdampi ang aming mga kamay. Saka naningil ang konduktor. Kumaripas na ng takbo ang FX habang ang puso ko naman ay tila nakikipagkarera dito. Nangang bumaba dahil tila mas nanaisin kong makasama buong biyahe ang lalaking ito. Pero nang marinig ko ang para sa kanyang labi ay nalungkot ako. Aalis na siya. Maiiwan na ako. Napabuntong hininga na lamang ako pero nang kalabitin ako nito at iabot ang maliit na papel sa akin ay saka ngumiti ay biglang tumakbo ang puso ko. Miss, number ko yan. Baka sakaling kulangin ka ulit ng pamasahe, i-text mo lang ako. Mac nga pala ang pangalan ko. Nakakahiya na talaga, Mac. Kulang na naman ang dala ko. Namumula ang pisngi ko, Papa Dudut, nang dumating na ang bill at kulang ako ng 3 pesos para sa kape at cake na in-order ko. Tumawa lamang ito at sa pilit na pinatago sa akin ang perang nilabas ko sa wallet ko. Ano ka ba? Dito. Ako ang lalaki. Ako ang magbabayad. Itago mo na yan. Naglabas ito ng pera at ako naman ay nakaramdam lalo ng hiya. Hindi kasi ako sanay na nililibre kahit sabihin pang date yon. Kasi ang sa akin, kung kaya ko namang bayaran ito ay ako na ang gagawa. Pagkakataon nga naman ay bigla na namang nagkulang ang dala kong pera. Bala ko kasing mag-withdraw muna bago kami magkita pero na-late ako nang dating sa usapan namin. Kaya nahiya na rin ako magpasama sa kanya para mag-withdraw dahil malayo ang ATM sa coffee shop na pupuntahan namin. Opo, ito ang unang beses na lumabas kami ni Mac.
2 weeks after niyang dagdagan ang pamasahe ko ay tinext ko ang numerong binigay niya at matapos ko siyang i-text ay inaya ako nitong lumabas. Hindi ako nakikipag-text mate. Hindi rin ako basta-basta ang lumalabas kasama ang isang taong hindi ko kakilala. Pero ewan ko kung bakit sa isang paanyaya niya ay agad akong pumayag. Iba ang karisma ni Mac, Papa Dudut. At buong magdamag na magkasama kami ay tila lumutang ang karismang iyon. At sana'y masundan pa ng isa pang date. Sana magtuloy-tuloy pa ito. Sana. Dahil gusto ko siya. Gustong gusto ko talaga. Eh ano bang movies ang gusto mong panoorin, Mac? Tanong ko nang nakapasok na kami sa apartment niya. Ngumiti lang ito at hindi na sumagot. Dinala niya ako sa maliit nitong sala. Mag-isa lamang ito doon at binuksan nga niya ang TV at saka pinaupo ako sa sofa. Nagtungo ito sa kusina at nang makabalik siya ay may hawak itong cotton candy at marshmallows. Saglit lang ha, hintayin ko lang kumulo ang choco butterol na sinalang ko. Inabot nito ang pagkain sa akin at saka nilabas ang isang DVD at isinalang ito. Hindi ako mahilig manood ng movies, lalo na yung mga movies ngayon. Ang huli ko atang pinanood na pelikula ay yung Mega Mall nina Andrew E. at Sharon Cuneta. Pero sumama pa rin ako kay Mac. Okay lang manood ng movies kasama siya kahit pa yung mga foreign action movies ngayon ang panonoorin ko. Basta makasama ko lang siya. Sa tingin ko kasi Papa Dudut ay ganun pelikula ang mga nais niya. Nang sumalang na ang DVD ay saka naupo ito sa tabi ko. Inaasahan kong foreign movie ang panonoorin namin pero nagulat ako nang sumalang na ang pelikula. Wala na bang pag-ibig ni na Angelo De Leon at Bobby Andrews? Natawa ako at siya naman ay nagtataka. Bakit ka natatawa? Tanong nito. Umiling ako pero tila nabasa niya ang nasa isipan ko. Hindi mo ba inaasahan ganitong pelikula ang papanoorin natin? Mahilig kasi ako sa mga 90s na movies eh. Pasensya na ha, ayaw mo ba nito? Nag-aala lang sabi nito pero humiti lang ako at iba ang sinagot ko. Kumukulo na ata yung butterol mo eh, puntahan mo na. Natawa ito at saka tinungo na ang kusina. Isang linggo na kaming nagde-date at ngayon, dahil sa natuklasan ko sa kanya, ay mas lalo akong nagnais na makilala ko pa siya. Iba rin ang kilig na nakapinta sa mukha mo, Tia. Natatawang panunokso ni Aubrey sa akin. Kaopisina ko. Hindi ako sumagot at tuloy-tuloy lang ako sa pag-chat sa Facebook gamit ang cellphone ko. Hindi ko na nga siya sinitapa kung sakaling nakikibasa siya ng chat naming dalawa ni Mac. Asus, ikaw, Tia, ang landi-landi. Dugtong pa nito na kinapula ng pisngi ko. Saan mo ba siya nakilala? Tanong pa nito. Sa FX. Maikling sagot ko dahil nakatuon ang aking atensyon sa aking cellphone. Hindi ito sumagot pa pero naupo ito sa tabi ko. Gaano na kayo katagal na lumalabas? Tumingin ako ng seryoso sa mukha nito at saka sumagot. Mahigit isang linggo na rin eh. Bakit? Imbis na sagutin ang aking tanong ay iba ang sinabi nito. Ingat ka lang dyan ha. Ang daming manloloko sa panahon ngayon. Huwag basta-basta magtitiwala, lalo ka na. Tanga ka pa naman sa pagmamahal. Ingat lang. Hindi na nito hinintay pa ang aking sagot at saka dumiretso na rin sa kanyang lamesa. Saktong dumating naman ng boss namin. Alam kong hindi dapat basta-basta magtitiwala pero kasi ibang nararamdaman ko kay Mac. Alam niyo yung pakiramdam na nakilala niyo na yung taong matagal nang hinahanap ng puso mo? Parang pamilyar kasi ito sa akin kahit ngayon na ngayon ko lang siya nakilala. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Ang sa akin lang ay masaya ako. Ang importante lang naman ay yung ngayon. Hindi ba? Indra, ayos ka lang ba kung dito lang tayo? Mukhang matatagalan pa ata bago tumila ang ulan. Nahihiyang sabi ni Mac sa akin. Nahinto kami sa store na may upuan at malawak na silong na puprotekta sa amin mula sa ulan. Tumango ako.
Kahit saan naman ako basta andun siya ay ayos lang talaga sa akin. Naupo ako sa kawayang upuan na nakadikit sa store habang siya naman ay bumili ng pagkain sa store. May fishball, balot, ice candy at kung ano-ano pa ang malaking store na yon. Pagkatabi niya sa akin ay inabot niya ang nakabasong kikyam at day old. May palamig din itong sinunod. Pasensya ka na talaga ha. Akala ko kasi hindi uulan eh kaya hindi ako nagdala ng payong. Kung alam ko lang na lolokohin tayo ng panahon eh, nagdala sana ako ng tatlong payong. Pabiru pa nitong sabi para lang maitago ang inis sa nabiglang panahon. Tumawa na lamang ako. Ayos lang. Ano ka ba? Halika na, kumain na tayo. Gutom na rin kasi ako eh. Nagsimula na ako lantakan ng pagkaing hawak ko at siya naman ay may kinalikot pa sa cellphone niya. At saka narinig ko na lamang ang kantang Tuwing Umuulan ni Regine Velasquez. Ayan, para medyo romantic pa rin ang date natin. Magpatugtog na lang tayo ng kanta ni Aling Regine. Natawa ako sa mga sinabi nito pero bahagyang kinilig ang puso ko lalo na noong napatingin ako sa kanyang mga mata. Kasabay ng pagsaliw ng awit na iyon, nang mapatingin ako sa kanya, ay alam kong hindi ko na kailanman makakalimutan ang hapong iyon. Tila sa isang iglap ay nagpapasalamat ako sa ulan dahil mas lalong kuminang ang mga mata niya na nakatitig lamang sa akin. Ikalawang linggo na ng paglabas-labas namin ni Mac. Habang busy kami sa loob ng opisina ay saka naman biglang may pumasok sa pintuan. Natahimik ang lahat nang mapalingon ako sa nakita ko, si Mac. Napangiti ako papadudot pero mas malalim ang pagkakanuot ng noo ko dahil may hawak ito na isang bouquet na patay na rosas. Hindi ko alam kung ano ang paandar nito kaya naman lumapit ako dito. Inabot nito ang mga patay na rosas sa akin. Hindi pa rin ako nagsalita noon at naguguluhan. Nanonood din ang iba sa amin kaya pulang-pula ang mga pisngi ko. Indra, para sa iyo. Mga patay na rosas, parang puso ko. Patay na patay sa iyo. Medyo may kalakasan ang pagkakasabi nito kaya narinig ng mga katrabaho ko at isang bagsakang kantsawang inabot ko. Mabuti na lamang papadudot at nagsipaghiyawan ang mga ito dahil natatakot ako na marinig ni Mac ang matitinding pagkabog ng puso ko. Matapos nitong iabot iyon ay saka hinagkan ako nito sa pisngi at saka nagpaalam na. Nagtuloy-tuloy pa lalo ang kantsaw sa paligid ko. At nang mapalingon ako kay Aubrey, ay namumukod-tangi lamang itong blanco ang mukha. Hindi ko na lamang iyon pinansin pa dahil masaya ako ng mga oras na yon. Masaya ako sa mga patay na bulaklak na nasa aking mga kamay. Ate, kay Pogi naman talaga nang naniligaw sa'yo. Paimpit na sabi sa akin ng bunsong kapatid ko na si Jingjing. Habang palingon-lingon sa aming sala kung saan ay antun si Mac, at kinakausap ang aking ina. Magtigil ka nga dyan, Jing. Nakakahiya. Mamaya marinig ka. Ako man din ay palingon-lingon sa kanyang kinakaroonan sa takot na baka makita niya kami sa kusina ng aking kapatid na pinag-uusapan siya. Ate, bagay kayo. Para kayong si Aga Mulak at Charlene Gonzales. Bagay! Napalakas ang pagkakasabi nito na naging dahilan para marinig at lumingon sina Mac at Mama sa amin. Kinurot ko ito mula sa tagiliran at saka dinampot ang tray kung saan ay nakalagay ang ipapamerienda kong biko at gatas kay Mac. Nanginginig ang kamay ko habang lumalakad papalabas ng kusina dahil masyadong malagkit ang tingin ni Mac na tila tinalo ang kalagkitan ng bikong nasa tray. Eto papadudot ang unang pagkakataon na ipinakilala ko siya sa aking pamilya. At masaya akong tunay nang pumayag ito. Tulungan na kita. Sabay tayo ni Mac para salubungin ako at kunin ang tray. Mabuti na nga lang at kinuha nito dahil nanginginig na ang aking mga kamay dahil sa kaba at kilig. Nauna na itong lumakad pabalik ng sala habang ang ina ko naman ay iniwang kaming pareho para makapagsarili na kami. Pero nang masalubong ako ni Mama ay pabulong itong nagsabi sa akin.
Anak, bagay kayo. Para kayong sina Aga Mulak at Charlene Gonzales. May halong kilig noon si mama at saka kinurot ako sa tagiliran. Iba talaga ang ina at kapatid ko. Natatawa na lamang ako at saka naupo sa sala kasama si Mac. Natuwa ako dahil kahit hindi sabihin ng derechahan ni na mama ay alam kong boto sila kay Mac. Buti na lang dahil gusto ko si Mac. Gustong gusto ko. Sana ay dumami pang linggong magkasama kami. Sana. Tayo na. Ikatlong linggo ng paglabas-labas naming dalawa ni Mac at tunay na hindi ko makakalimutan ang araw ng linggong iyon. Dahil ito ang unang beses na nag-out of town kami ni Mac dalawa doon. Mabuti na nga lamang at bago pa man lumubog ang araw ay nakaupo na kami sa buhanging pino at nakatingin na sa direksyon na nagbabalak na lumubog na araw. Tahimik kaming naghihintay noon habang magkahawak kamay at nang dumating na ang hinihintay namin ay sabay pa kaming napabuntong hininga. Ang ganda ng paglubog ng araw. Pareho kaming nahuhumaling sa pagtingin sa papalubog na araw sa karagatan. Kaya nga pinasya naming sabay itong pagmasdan. Tahimik kaming pareho at tila ninanamnam ang mapulang sinag ng nagpapaalam na araw hanggang sa ako na ang bumasag ng katahimikan. Yun. Alam mo Mac, minsan may nabasa ako sa isang status sa Facebook. Hindi ko makakalimutan yon. Ang sabi, huwag daw tayong sumama sa mga taong makakasama lang natin sa paglubog ng araw. Kung hindi naman sigurado kung makakasama pa natin sila sa muling pagsikat ng araw, naniniwala ako dun. Ikaw, hindi ito nagsalita. Nakatingin lamang sa araw at isa, dalawa, tatlo, pito hanggang sa inabot na kami ng halos 12 oras at nasilay na namin ang pagsikat muli ng haring araw. Sa pagsaksi naming pareho sa pagsikat ng araw ay inalikan na ako sa noon ni Mac. Yan, mas malapad sa ngiti ng haring araw. Nakasama ko siya sa paglubog at pagsikat ng araw. May mahihiling pa ba akong iba? Mukhang seryoso ka na sa kanya, ang sinabi ni Aubrey sa akin mula sa aking likuran. Nagulat ako dahil nakatulala lamang ako at nakangiti. Ha? Ang sagot ko kahit alam ko naman ang pinupunto niya. Seryoso ka na? Sabi ko dyan sa Mac na yan. Natatawang sabi ni Aubrey habang naupo sa tabi ko at inalok ako ng chicherya. Bakit naman yan bigla ang tanong mo sa akin? Natatawang sagot ko at kunwari pa ay may inaayos ako mula sa aking lamesa. Kahit na sa totoo lang ay napapangiti ako dahil ang pagkakatulala ko at pagngiti ay dahil sa kakaisip kay Mac at sa mga nakaraang paglabas namin. Sus! Eh sa akin ka pa ba magtatago? Alam ko niya ang mga ngiting yan. Ngiti ng taong in love yan. Napagdaanan ko na yan. Huwag ako. Hindi na nito hinintay pa ang makasagot ako at saka nagtungo na sa kanyang mesa. In love? Hindi nga kaya ito na ang nararamdaman ko. Pero mahigit 3 linggo pa lamang kaming lumalabas. Pero bakit nai-imagine ko na ang buhay ko nakasama siya at bakit ramdam ko na natatlo na ang magiging anak namin. At napangalanan ko na silang lahat. Hi! Grabe ka talaga, Indra. Grabe ang imagination mo. Pero kasi ngayon lang nangyari sa akin to eh. Nakikipag-date naman ako dati pero ito ang unang beses na makaramdam ako ng kakaibang kinabukasan kasama siya. Bakit nga kaya? In love? Posible nga kayang ito ang nararamdaman ko ngayon. Ika-apat na linggo na ng paglabas-labas naming dalawa ni Mac. Lubos kong pinaghandaan ang araw na yon, Papa Dudut, dahil kakain kami sa isang mamahaling restaurant na pinag-usapan naming dalawa. Markado na kasi ang isang buwang pagdi-date namin. Kaya naman nakapulang hapit na bestida ako na nagpalabas ng magandang kurbada ng aking katawan. Nakasaktong pulbos ang aking mukha at nakapulang lipstick. At pinapula kong pisngi gamit ang kabibili ko lang na check tint. Ilang ulit akong umikot-ikot sa salamin sa pag-asang kapag nakita ako ni Mac ay masiyahan ito.
Nang mapagod na ako ay naupo ako sa sala. Bahagya kong inidlip ang aking mga mata dahil nga napuyat ako kagabi sa kakaisip sa date na yon. At ang idlip na yon ay nasobrahan dahil pagmulat ko ng aking mga mata ay alas 7 na. 6:30 ang usapan namin kaya naman kabado akong tinignan ng aking cellphone. Dahil paniguradong natadtad na ito ng text at tawag mula sa kanya, pero laking gulat ko nang wala man lang mensahe mula sa kanya. Binuksan ko ang aking FB pero hindi rin ito online. Tinext ko, walang reply. Tinawagan ko ito pero hindi sinasagot. Kinakabahan ako. Naghintay pa ako ng ilang pang sandali, baka naman may inaasikaso lang. Muli kong inayos ang nahangin ang kong makeup at saka naupo sa sala. At binuklat-buklat ang magazine. At nang sipating kong muli ang orasan ay pasado alas 8 na. Tinawagan ko ito pero wala. Hindi sumasagot hanggang sa nahiga akong muli para umidlip dahil nga ayaw kong nababagabag sa kakaisip sa kanya. Tinext ko siya at sinabing pumasok na lang sa bahay at gisingin ako kung nakarating na siya. Pero wala nang gumising sa akin. Mahaba na ang tulog ko at nang magising ako ay oras na para mag-ayos papunta sa trabaho. Pumasok ako papadudot sa trabaho kinaumagahan matapos akong hindi siputin ni Max sa date namin. Wala akong ganang ngumiti noon at walang wala. Galit ako at kailangan ko ng eksplanasyon mula sa kanya. Pero wala ni isang text na galing sa kanya hanggang sa matapos na ang oras ng trabaho at papalabas na ako ng opisina. Nang makita ko ang pagtawag ni Max sa aking cellphone. Aminadong natuwa ako sa puso ko noon pero mas pinili kong sumimangot na muli. Nang makalabas na ako ng opisina ay tumakbo papalapit sa akin ang iba kong mga katrabaho. At saka kinaladkad ako papalabas patungo sa parking lot. Kilig na kilig sila habang pinagtutulakan ako sa bakanting lote na yon. At doon ay nalaman ko kung bakit. Andun si Mac habang nakapaligid ng ilang kandila. May hawak itong isang pulang rosa habang sa sahig ay nakalatag ang checkered na pulang tela at may basket pa. Iniwan na kami ng mga katrabaho ko dahil naramdaman nilang kailangan naming mapag-isa. Nakatayo ako noon at nanumbalik ang pagtatampo ko sa kanya. Aalis na sana ako pero nagawa akong pigilan ni Max sa aking braso. At nang tingnan ako nito sa mga mata ay bigla na lamang itong kumanta ng sorry na, pwede ba ng Brown Man Revival? Hindi kagandahan ng boses nito kaya natawa ako pero mas nangibabaw ang kilig. At sa isang iglap ay nawala ang tampo ko rito. Sorry na Indra, mapapatawad mo ba ako? Malungkot at bumisangot pa ito habang nakaluhod. Hindi ako nagsasalita noon papadudot at nagtatalo ang damdamin ko kung papatawarin ko ba ito. Sasabihin ko sa iyo mamaya ang dahilan kung bakit hindi ako nakasipot. Pero pwede bang kahit ngayong oras lang ay kalimutan muna natin ang galit mo sa akin? Pause muna, pwede ba? Saka ako nito marahang hinila papunta sa basket at pinaupo sa tela. Nilabas nito mula sa basket ang mga pagkaing paborito ko. Marshmallows, fruit salad at ang four cheese pizza. Sa isang iglap ay burado bigla ang galit ko. Tila nga nakalimutan ko na ang dahilan ng aking pagkayamot sa kanya. Pause! Yan ang hiniling niya. Mamaya na lang daw ako magalit sa kanya. Pero hindi na kailangan ng pause dahil tila nakalimutan ko na bigla ang kasalanan niya. In love? Oo, Papa Dudut. In love na ako sa kanya. Ikalimang linggo, Papa Dudut. Sa ikalimang linggo naming magkasamang dalawa at bawat araw ay wala akong ibang nararamdaman kundi purong ligaya. Araw-araw, Papa Dudut, ay inaasam ko na makasama ko siya. Kahit pa nga imposible dahil nga matatanda na kami at may kanya-kanya na kaming responsibilidad sa buhay. Kaya naman sa ikalimang linggo naming magkasama ay nag-isip ako ng isang sorpresa para sa kanya. Inayos ko ang kwarto ko, binudburan ko ng pulang rosas ang aking kama kasabay ng pagpatay ng mga ilaw at tanging saliw ng naninilaw ng mga kandila ang naglilikot sa kapaligiran ng aking kama.
Walang kaalam-alam dito si Mac. Ang alam lang niya ay magpapatulong ako sa kanya na ayusin ang tubo namin sa lababo. Pumayag naman ito at sinabing sa gabi na lang siya dadaan dahil may aasikasuhin lamang ito. Kaya naman magkakaroon ako ng maraming oras para ihanda ang aking kwarto at ang aking sarili. Nagsuot lamang ako ng pajama dahil ayon sa kanya, gandang ganda siya sa babaeng nakasuot lamang ng pajama at puting t-shirt, walang makeup at nakapusod. Kaya naman papadudot ay yon ang ginawa ko. Hinanda ko rin ang paborito nitong carbonara at fresh milk na lagi niyang hinihiling na ihanda ko sa kanya kapag dumaraan ito sa bahay. Handang-handa na ang lahat. Hihintayin ko na lamang ang pagpatak ng alas 8 ng gabi. Nanood muna ako ng paborito kong teleserye para mawala ang kainipan ko sa paghihintay sa kanya. At bago pa man sumapit ang alas 8 ay nagulat na lamang ako nang marinig ko ang malalakas na pagkatok mula sa main door namin. Bumaba ako at pagbukas ko ay isang lango sa alak na si Mac ang nadatnan ko. Nagulat ako dahil hindi naman ito ugaling umiinom, lalo na kapag alam niyang magkikita kami. Kaya naman imbes na magalit, ay pinilit ko na lamang itong intindihin dahil wala rin naman itong kaalam-alam sa sorpresang inihanda ko. Hindi ko muna siya tinanong kung bakit ito naglasing at tahimik din itong nagpaalalay sa akin. Dinala ko sa aking kwarto at saka nilapag ko sa kama na puno ng rosas. Napangiwi ako dahil nasira na ang plano ko pero wala na. Ando na yon. Kumuha ako ng pangbanyos sa kanya sa aking banyo para kahit papaano papadudot ay mausawa nito at nang makabalik ako ay agad kong dinampi sa kanya ang bimpo. Umuungol ito at tila wala sa katinuan na papikit mulat. Medyo dismayado ako dahil hindi natulak ang plano ko. At nang matapos ko itong mabanyosan at tumayo na ako para ipagtimpla siya ng kape, bago pa man ako makaalis ay narinig ko mula sa kanya ang isang pangalan. Ramona? Ramona? Mahina pero klarong pagkakasabi nito. Bigla ay sinipan ang kaba at katanungan ng puso ko. Sino? Si Ramona. Nilingon ko ito papadudot para tanungin pero nakita kong nakapikit ito at nakuha na ang tulog na nais niya. Napaupo ako sa kanyang tabi at napatanga ng ilang saglit bago ko siya muling tignan. Sa isip ko papadudot ay paulit-ulit na naglalaro ang isang katanungan na nais kong mabigyan ng kasagutan. Sino si Ramona? Buong gabi papadudot ay hindi ako nakatulog. Ilang ulit kong tinatanong sa aking sarili kung sino ang babaeng ito kahit na alam kong ang tanging makakasagot lamang nito ay si Mac mismo. Ika-anim na linggo na pala kaming magkasama. Pero ang linggong ito ang pinakaiba sa lahat. Kung ang mga nakaraang linggo ay puno ng saya, ang linggong ito naman ay puno ng pagdududa. Isang linggo akong binagabag ng pangalang Ramona na minsang nabanggit ni Mac. Kahit magkasama kami dalawa ay paulit-ulit itong naglalaro sa aking isipan. Pero hindi ko magawang itanong sa kanya. Sa totoo lang ay hindi lamang ito ang tanong ko sa kanya. Meron pang isa. At ano ba kaming dalawa? Hindi kasi klaro talaga at sa totoo lang ay hindi naman nanliligaw si Mac sa akin. Hindi talaga, basta isang araw ay bigla na lamang kaming nagkita, nagdate, nagtratuhan at tila may relasyon kaming dalawa pero wala naman talaga. Kaya nga kahit gustong gusto ko na siya ay hindi ko masabi na kaming dalawa na kasi wala namang ligawang nangyayari. Paano ko siya sasagutin, hindi ba? Hanggang sa isang araw habang nagkakape kami sa likuran ng kanyang sasakyan na nakaparada sa parking lot ng aming opisina, ay bigla na lang akong nagtanong sa kanya. Isang katanungan na bigla na lamang lumabas sa aking bibig habang masaya itong nagkukwento sa nangyari sa kanyang araw. Mac, kailan ka magkukwento tungkol sa nakaraan mo? Isang katanungan na alam kong maraming oras ang pwede naming gugulin para maikwento niya ng buo ang lahat. Handa na akong pakinggan ang kanyang kwento. Pero natahimik ito at napatingin sa malayo. At tila nagpahiwatig na wala itong balak na magkwento. Tahimik na rin ako noon. Umaasa na ikonsidera niya na magkwento dahil sabik akong maintindihan ang kanyang nakaraan. At sabik akong malaman kung
mababanggit niya kung sino nga ba si Ramona sa buhay niya. Kahit yun lang, handa naman akong makinig kung magsasalita lamang siya, pero nakabalik na kaming pareho sa loob ng sasakyan ay wala pa rin itong nababanggit kahit na isang letra sa kanyang nakaraan. Masakit, mahirap dahil hindi ko alam kung saan ako lulugar sa kanyang kasalukuyan. Lalo na't hindi ko alam kung ano ang kanyang nakaraan. Isang araw nang nakakalipas noong kinausap ko si Mac tungkol sa kanyang nakaraan na hindi niya sinagot. At ilang araw na rin akong tulala sa trabaho hanggang sa pag-uwi ng bahay. Ilang araw na rin mula noong huli ko siyang kinausap dahil pinaramdam ko sa kanya na may inanakit ako dahil tila wala itong tiwala sa akin para alamin ko ang kanyang nakaraan. Pero minsan, may pagsisisi rin akong nararamdaman kung sana ang tinanong ko na lamang ay tungkol sa kung anong merong kaming dalawa, baka sakaling nasagot pa niya. Pero biglang mapapaisip ako, paano kung hindi naman niya sagutin iyon? E di mas lalong masakit dahil hindi klaro sa kanya kung ano ang merong kaming dalawa. Hindi ba? Sa bahay, Papa Dudut, kapag nakahiga na ako sa kama ay hindi ko maiwasang mapatulala sa kisame at isipin kung tama ba na magtanong-tanong sa kanya gayong wala namang kumpirmasyon kung anong meron sa aming dalawa. Nasasaktan akong isipin na baka sa ilang linggo naming paglabas-labas ay wala lang pala ako sa kanya. Isang katuwaan lamang ang lahat ng ito. Baka ganon ang tingin niya sa meron sa aming dalawa. Kasi nauunahan ako lagi ng hiya na tanungin sa kanya kung ano ba ang merong kaming dalawa. Baka kasi hindi ko magustuhan ang isagot niya sa akin at baka hindi ko kayanin kapag nalaman kong wala lang pala ako sa kanya. Ngayon pa na mahal ko na siya. Oo, Papa Dudut, buong puso kong aaminin na mahal ko na siya at wala akong pakialam kung ano man ang isipin ng iba. Mahal ko siya kahit na ilang linggo pa lamang ang nakakaraan mula noong nakilala ko siya at nakapalagaya ng loob. Oo, mahal ko siya kahit na walang kasiguraduhan. Kung ganun din ba ang nararamdaman niya para sa akin? Papa Dudut, ang mga ganitong isipin ang pumapagod sa akin sa gabi-gabi para makatulog ang tuliro kong isipan. Kasabay ng paghiling na sana, balang araw, ibigay na ang mga kasagutan sa akin. Indra, pwede ka ba ngayon? Ito ang sinabi ni Mac nang mapatawag ito sa akin. Eksaktong 7th linggo na ng aming pagkakakilala. 7th linggo na pala, Papa Dudut. Lumukso ang puso ko dahil ilang araw rin akong hindi nagparamdam sa kanya dahil sa pag-iisip at tampo, at ngayon na kusa na itong lumapit sa akin ay wala akong lakas ng loob na tumanggi sa kanya. Payag ako at sa isang iglap ay kasama ko na naman siya sa loob ng kanyang sasakyan na tila walang nangyari. Pareho kaming masaya at nagkumustahan. Tulad pa rin ng dati. Sinabi ko sa sarili ko na ayaw kong masira ang araw na yon, kaya titigil muna ako sa pagtatanong. Baka nga hindi pa siya handang buksan ang detalye ng kanyang nakaraan at iintindihin ko yon. Hinihintay ko ang tamang panahon kung kailan handa na siya at ipinapangako kong makikinig ang puso ko sa kanya. Nagtungo kaming muli sa San Juan. Alas 2 na noon ang hapon. Gutom na kaming pareho, kaya ang unang nakita naming restaurant ay doon kami naupo at umorder. Nagkwentuhan kami sa mga nangyari sa amin ng nakaraang araw. Masigla, walang bahid ng pagkailang. Alas 5 na ng hapon ang nakatakdang oras ng paglubog ng araw. Hawak kamay kaming nagtungo sa harapan ng dagat at naupo sa pinong buhangin. Medyo natagalan pa ang aming paghihintay. Tila ba ayaw magpaalam ni Haring Araw. Tila naliligayahan pa ito sa alapaap. Habang hinihintay iyon ay panayang yakapan naming dalawa na tila wala ng katapusan ang nararamdaman naming pangangailangan sa yakap ng bawat isa. Halik, yakap at titig. Paulit-ulit na ganyan ang ginagawa namin at hindi kami nagsasawa.
bakit? May dahilan pa ba para magsawa? Hanggang sa nagkulay pula na ang kalangitan. Kailangan na naming magpaalam kay Haring Araw. Tulad ng dati papadudot ay tahimik naming pinagmasdan ang kumakaway na sinag ng araw. Nakakapayapa ng utak, ang ganda, walang pinagbago sa nakaraan, maganda. Muli sa hindi ko alam na dahilan ay inulit ko ang sinasabi ko sa kanya tungkol sa paglubog ng araw. Na walang kwentang magbabad sa pag-abang sa paglubog ng araw kasama ang isang tao kung hindi mo rin masisilayan ang pagsikat nito kinabukasan. Sa ikalawang pagkakataon papadudot ay wala itong imik. Pero sa ikalawang pagkakataon ay hindi ito yumakap tulad ng dati. Hindi ko sinabi ang napansin kong iyon sa kanya. Ayokong sabihin iyon sa kanya at hinintay ko ang isang yakap mula sa kanya pero wala akong napala. Hanggang sa inabot na kami ng gabi sa pangpang at nagpa siyang pumasok na sa loob ng tent na aming nirentahan at saka kapwa nahiga, nagyakapan. Hanggang sa tinulungan kami ng hangin na matulog na. Bukas ng umaga pangako ko sa aking sarili na tatanungin ko siya kung ano ba talagang meron sa amin. Gusto kong malaman, ano ba talaga ako sa kanya? Nagising ako sa isang masakit na pagkagat ng kung anong insekto sa pisngi. Masakit pa noon ang mata ko at nakaramdam na ako ng panlalamig sa kalamnan. Minulat kong pilit ang aking mga mata para hanapin sa aking tabi si Mac, pero kahit ang aking mga brasong nangangapa ay hindi siya maramdaman. Kaya nga kahit masakit pa ang aking mata ay minulat ko itong pilit. Kinuha ko ang jacket niya na naiwan sa kanyang tabi. Sinuot ko at saka lumabas ng tent. Umaga na, papasikat na ang araw. Bigla ay nawala sa isipan ko ang paghahanap kay Mac at nainganyong maupong muli sa buhangin habang pinagmamasdan ng kumakaway na bagong umaga. Ilang saglit pa'y nahumaling na akong tunay sa umagang iyon, nakalimutan kong bigla si Mac. At nang dumapo ang aking kaliwang kamay sa isang bulsa ng kanyang jacket ay nakakuha ko ng isang kapirasong papel. Hindi ko nais basahin iyon dahil hindi ko naman ugaling makialam ng gamit ng hindi naman sa akin. Pero tila ba papadudot na may nagtulak sa aking kamay para buksan ang papel na nakatiklop. At pagkabukas ko noon, nagsisi na ako. Tumulo ng biglaan ang mga luha ko sa mga mata ko. Sumikip ang dibdib ko at binasa ng paulit-ulit ang nakasulat sa papel na nagbabaka sakaling mali lamang ang pagkakaunawa ko sa aking mga nabasa. Pero mas klaro pa sa liwanag na dulot ng Haring Araw ang nakasulat doon, papadudot. Patawad, Indra. Mahal ko pa rin si Ramona. 7 linggo lang ang naibigay sa akin para mapaibig ako ng tuluyan. Masakit kasi gusto kong humaba pa ito patungo sa walang hanggan. Pero 7 linggo lang ang dapat. Papadudot, kaya pala hindi ito sumagot ang sinabi kong muli ang tungkol sa paglubog at pagsikat ng araw dahil makakasama ko lang pala siya sa paglubog pero hindi na sa pagsikat. Wala na siya sa aking tabi nang kumaway na ang panibagong araw at masakit iyon para sa akin na umaasa na madadatnan at makakasama ko pa siya. Sa oras na yon, akit bigla na lang siyang nawala nang hindi man lang nagpaalam ng personal? At bakit bigla na lang siyang nawala nang hindi ko man lang nalalaman ang katotohanan sa likuran ng pangalang Ramona? Bakit pati ito ay pinagkait niya sa akin? Sana man lang ay kumuha siya ng mas malaking papel para kung sakali mang hindi niya kayang sabihin sa akin ng personal kung sino si Ramona ay magawa ko man lang itong basahin. Pero hindi. Pinagkait niya yon at masakit yon para sa akin. Wala akong ibang ginawa kundi ang umiyak, papadudot. Nangihina ako at hindi makatingin sa Haring Araw na matindi na ang sikat. Nahihiya ako sa araw na yon dahil hindi ko na napanindigan ang minsang pinangako ko sa aking sarili bago ko pa makilala si Mac na dapat kung sino ang unang lalaking nakasama ko sa paglubog ng araw
ay makasama ko rin hanggang sa pagsikat. Hindi ko alam kung gaano ako katagal doon kasi kahit papaano, aaminin ko na umasa ako na babalik si Mac at magsisising iniwan niya ako. O kaya naman ay babalik siya para sabihin sa akin kung sino si Ramona para maunawaan ko kung ano ang meron siya at para tuluyan ko na siyang mapakawalan. Kahit yun lang talaga, Mamang Driver, baka pwedeng pakipatay na lang po yung radyo? Nakangiti kong pakiusap sa driver. Nagtataka ito pero ginawa pa rin ito ang pakiusap ko. Nako, bakit ma'am? May naaalala po ba kayo sa kantang yan? Hindi ako nagsalita noon dahil nakaramdam ako ng paninikip ng aking lalamunan. 4 months na noong mangyari ang pag-iwan ni Max sa akin. Pero ramdam ko pa rin ang bawat saksak sa aking puso. Nananahimik ako para hindi na lumala ang sakit pero mas dinagdagan pa ito ng magsalitang muli ang driver na tila alam ang nangyayari sa akin. Alam niyo ma'am, maganda kayo. Hawig niyo nga sa biglang tingin si Charlene Gonzalez eh. Kaya dapat hindi kayo nagpapakalungkot at nagpapakadusa sa isang lalaki na hindi naman makita ang halaga mo sa kanya. Maniwala ka, may darating pang mas magmamahal sa iyo. Yung aalagaan ka, yung magmamahal ng gusto mong ibigay at kapag nangyari yon, maniwala ka, mas magiging masaya ka kaysa sa iyong inaakala. Magiging masaya ka tulad ng kasiyahan na nararamdaman ni Charlene Gonzalez kay Aga Mulak. Sa sinabing ito ng driver na yon ay bigla akong napangiti, napatawa at kahit papaano ay lumuwag ang aking paghinga. May darating pa at hindi lang basta-bastang 7 araw o 7 linggong pag-ibig ang maibibigay nito sa akin. Sobra-sobra pa hanggang sa pagtanda. Darating siya papadudod sa tamang panahon kung naghilom na ang lahat at kapag kaya ko nang ikwento ang 7 linggo kong pag-ibig ng walang halong pait, ng walang halong galit, kundi pasasalamat na lamang na natapos na yon dahil may darating na bagong lalaki na magpapaibig sa akin hindi lang 7 linggo kundi 7 buwan, 7 taon o kung posible ay 7 dekada. Sana ay posible pa. Sana posible pang maging masaya ng hindi lang 7 linggo. Sana posible. Sana. Ang inyong kabarangay, Indra. Sadyang may mga taong dumarating sa buhay natin na hindi para matagalang manatili, kundi para patikimin lang tayo ng ilang saglit at pagkatapos nun ay agad ding aalis. Alam ko, minsan sa buhay ninyo ay naranasan nyo ito. Naranasan nyong may makilala, may makawayang bagong tao na pumasok sa inyong buhay na buong akala nyo ay handa nang manatili ng matagalan, pero sa isang kisap mata ay bigla rin itong maglalaho na parang hindi kayo kakilala. Si Indra, mga kapuso, mga kabarangay, ay isang babaeng nagbigay patunay. Nagbigay patunay sa atin na may mga taong darating na makikilala natin at aakalain nating pangmatagalan, mananatili sa atin pero kakaway rin ito ng pamamaalam. Si Indra, isang babae na nagpakilala sa atin na may 2 tao na ating makikilala sa buhay na ito. Una, ang taong makakasama mo sa paglubog ng araw, at ang ikalawa ay ang makakasama mo hanggang sa pagsikat ng araw. Malungkot lang dahil hanggang paglubog lang ng araw, nakilala ni Indra ang lalaking akala niya ay panghabang buhay niya. Hiniling niya sana na makasama niya ang lalaking ito hanggang sa pagbangon ng panibagong umaga. Pero hindi yon nangyari. Marahil mga kapuso dahil iyon ang plano ng Diyos. Marahil dahil iyon ang plano ng Diyos. Marahil baka iyon ang plano na magkakakilala lang sila, patikimin ang saya at sa huli ay patikimin ang pait, pero huwag sana nating kalimutan na sa bawat dulo ng pagtatapos ay may isang aral, no? May isang aral na matututunan. Isang aral na gagabay sa atin patungo sa karugtong na kabanata ng ating buhay. Isang kabanata na magtuturo sa atin patungo sa taong nararapat para sa atin. Ikaw, sino ba ang nakasama mo sa paglubog ng araw? O mas magandang tanong, ikaw, sino ba ang gusto mong makasama hanggang
sa pagsikat ng araw. Ang liham ni Indra ay muling sinulat para sa radyo ni Gremlin Umali. Samantala ang theme song na Alaala ay muling inawit ni Joe Peril at ni JB Ramos. Likha ni Maestro Jimmy Jurado. Ako po ang inyong kapuso kabarangay, Papa Dudut. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta sa ating programa na napapakinggan sa buong Pilipinas. Sa Barangay LS 97.1 Manila, 103.5 Davao, 107.1 Bacolod, 92.7 Baguio, 100.7 Cagayan de Oro, 93.5 Dagupan, 102.3 Gensan, 93.5 Iloilo, 92.9 Calibo, 96.3 Legazpi, 91.1 Lucena Quezon, 101.5 Naga, 97.5 Palawan. At syempre sa abroad, sa pamamagitan po ng GMA Pinoy TV, pwede rin po kayo mag-download ng mga episodes natin sa ating pong BLS Podcast. Ako si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang yan sa nangungunang paborito mong radio drama, ang Barangay Love Story.